nga yung ginagawa ko bago ko gumawa ng soil mixture. Bababad ko muna siya magdamag sa rooting hormone, tapos kinaumagahan, tsaka ko siya hamuin, tapos paiinitan ko para ma-dry. Para kahit pa paano ma-dry, kasi kapag naman basang-basa mo itong ginawang mixture, didikit lang dito yung mga kokopit, dry salt, didikit lang, tsaka mabigat. So, syempre, idadry natin ng konti para kahit pa paano, pwede siyang ipa-shipment. Pero pwede nyo itong gawin sa bahay nyo, mga kalahating sako, nagkakasya dito. Ganito lang. Ang magkagandahan lang nito talaga, maliliit lang kasi yung pinapakat ko. Ha? Yung alam kong babagay lang sa halaman natin. Pag may ganito na kalalaki, tinatanggal ko na ito. Kasi hindi rin naman ako nagchachap, pinapachap ko talaga. Kaya, pag nakakita kong ganito, yan. Out in na yan. Hindi na yan talaga isasama. Lahat kasi ng ginagawa ko, manually. Ako lang. Yun. Kaya nakikita ko kung ano yung dapat tsaka hindi dapat. Ha? Rooting hormones lang. Ako, ang gamit ko Hormex ngayon. Pwede naman kahit anong rooting hormones ang gamitin nyo. Walang problema. Basta babad nyo lang siya. Kung katulad po kayo na hindi talaga nag-spray ng rooting hormones sa mga halaman. Malaking tulong kasi ito. Ha? Medyo makati lang siya. Kaya ako, kapag gumawa ako nito, diretso na ako sa lahat ng gagawin ko para isahan na lang. Tapos tapon lang nila. Tapos nga pala, tip ko, kapag binabad ko siya ng rooting hormones, nilalagyan ko ng osmo ko. Wala lang, trip ko lang, baka may maitulong din, di ba? Yung for sale natin for this day. Ayan. Tsaka nga pala, doon sa may mga order na Simplexure, ayan, mag-message lang kayo sa page natin, ha? Alam nyo na, nakita nyo naman kung paano ko piniprepare yung Coco Cubes. Pwede rin kayong bumili ng Coco Cubes na lang kung gusto nyo matry. Ayan. 100 pesos per 1 kilo. Medyo matrabaho kasi siyang gawin, pero marami na rin yung 1 kilo para sa Coco Cubes na yun, ha? Eto, balik na tayo sa for sale natin. Ayan, kasi gusto ko nga magpakita sa inyo ng mga iba't ibang plants. Hindi ako makapag live selling, kaya dito na lang. Message kayo dyan sa page kung sino yung mga interested. Kasi ha, mga admin na yung mag-accommodate sa inyo, ha? So, ayan. Eto nga pala is si Ate Fern Bundle. Ayan. Ito yung walking fern kung tawagin. Siya yung parang mukhang fake ang datingan. Ganyan yung itsura niya. Ayan siya. At ito naman yung kabandel niya. Magkaiba sila. Totally magkaiba sila. Ito yung dulo ng dahon niya. Ayan. Ito yung dahon niya. Kita niyo naman na mayroon ding shape yung mga dahon niya. Diba? Tapos ito is wala. Ganyan lang. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano yung right ID nitong isang to. Pero eto, bundle na siya. Rare variety to. At eto rin is may pagka-rare na rin siya. Ha? For 350 pesos tong bundle na to. Message na lang kayo sa page. Dun sa mga interested, kasi dalawa lang to. Dalawa lang yung maibibigay kong bundle nito. Ha? Ayan, dalawa lang. So, ayan, message kayo, paunahan na lang doon sa mga mauuna, ayan, at doon sa malilate, pasensya na kayo, dalawa na lang talaga to, ha? Kaya, eto, yung ating first bundle plan. Doon sa mga interested ng kakaibang tea plant, isa nga ako sa mga fanatic ng tea plant. Noon pa man naman, nagagandahan ako sa tea plant talaga. Lalo na sa tea plant na to. Ang pinaka-difference niya sa ibang tea plant is bottom siya. Ganyan lang. Ganyan yung style niya. Na ano to, hindi siya ganon madaling makita. Ayan. Wala kayong masyadong makikita ang ganitong variety ng ano, ng tea plant. Pom-pom yung tawag nung iba. Hindi ko lang alam yung pinaka-right ID niya. Pasensya na kayo. Pero ayan siya. Ano lang siya talaga, maliit lang talaga siya. Para siyang bouquet. Ayan. Ang tawag nung iba dito is bouquet tea plant.
tawag ng iba, pompom. Tawag, ang pinaka-right ID niya, hindi ko alam. Ayan yung itsura niya. Para talaga siyang pompom. Para, promise. Ayan, papakita ko lang yung pinaka, ano niya. Ayan siya. Tapos may kulay siya sa dulo. Kung napapansin niyo, may kulay siya sa dulo na may purple na may red. Mas gumaganda siya pag mainit ang araw. Pag naiinitan siya. At meron na rin siyang variety ng fern dito. Ha, ayan. Eto, 4 out ko na lang to for 280 pesos. Nakapat, dalawa na siyang stick. Kumbaga, ano nga siya, cute talaga siya. Ayan siya. Pang ano, tabletop, sa mga may hilig ng, pwede rin tong indoor, number one ha. Pwede tong indoor, wala siya, napaka big niya for indoor. Ayan siya, oh. Cute, no? Ginagamit to ng iba sa mga hotel, design, yan. Nakikita ko to sa mga table setting. Kung tawagin nila is tablescape. Ayan, isa to sa mga sinasama nila. At napaka-uncommon niyang makita sa lahat. Basta ganito yung itsura niya, ha? Ayan. For 280 pesos na lang to. Nakapat at may design lang na ganyan. Dito ko siya ilalagay. Para mas ma-appreciate yung itsura niya. Ha? Pero meron akong isang naka... Yan, meron akong isa naman. Yan, isa lang siya. Ganyan yung itsura niya. Oh, diba? Ang ganda. Pakita natin para mas ma-appreciate nyo. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos, eto lang siya. Ang siya lang ng mixture nito, yung mixture ko. Ayan. Etong isang to, i-out ko na lang to for 85 pesos. Para na lang sa paso at para sa mixture, ha? Wala rin itong lupa. Hindi ko rin nilagyan ng lupa. Kokopit lang din siya, tsaka rice hard. Tapos may coco cubes. Kaya medyo, yan. Mahal yan na nga. Dapat nga, mahal-mahal pa to. Pero yun, naparami naman namin siya. Ito yung tinanim namin sa parking. Pero ayan, maganda naman na siya. Oh. Mga pang design-design sa banyo, sa loob ng bahay. Maganda talaga siya kung naghahanap kayo ng mga kakaiba, creative plants, tapos hindi naman ganun kamahalan. Ayan ha. Ayan yung itsura niya. At yung pinapakita ko sa inyo dito, eto lang muna yung may out ko ha. Kapag naghanap pa kayo nito, medyo limited lang talaga kasi mahirap magparami nito. Nahirapan din kami ha. So, ayan siya. Dalawa na din ang kanyang, ano dyan, ineme dyan, pero ganyan itsura niya. Gundo. Promise. Yan na, for 85 pesos na lang. Ewan ko na lang. Yan, ang ating next plant is walang iba kundi si Yellow Star na ano, Tycons. Ayan yung itsura niya. So, pasensya na kayo, nalagyan ng lipstick. tanggalin na lang natin. Pero ganyan yung itsura niya. Ang ganda nito. Ang ganda ng variegation niya. Ibang-iba kay Tycons. Kaya pala iba yung Yellow Star variety. Sa, kumbaga, mas maganda yung variegation. Mas makapal, mas yellow ang dating. Hindi siya totally white-white. Ha, ganyan. Limang dahon to. Kaso, yung dalawang leaves is may issue. Pero yung tatlo, eto, bago na to, tapos buntis na siya. Going 6 leaves siya kung tutuusin. Ito natin ilagay para pang meron tayong mas ma-appreciate nyo. O, diba? Ayan siya. Ganyan siya kaganda dyan. O, yan. Tapos, ito yung susunod na dahon. Ayan. At ito. Ito yung may mga issue na. Pero maganda pa rin. Ha? Yellow Star variety ng Tycons. I-out ko na lang to for 1,800 pesos. Sobrang mura na yun. Tapos, ayan na yung kanyang mga ugat. Labas-labas na talaga. Dito nga. Para mas makita ng video. Ayan. Ganyan yung ugat niya, diba? Sobrang ganda na ng ugat. At saka, nasira lang to ng aso. Kumbaga, natumba lang ni Dan to. Pero kung dito natumba ni Dan, sobrang ganda nito. Natumba niya lang eh. Sayang nga yung suloy na to. Etong suloy na to. Maganda, mas maganda to dito. Mas kita yung may pagka-yellow variegation niya. Kaso nga nasira ni Dan. Kaya ayan, ha? Sa mga magkaka-interest, please, pa-message sa page. Ayan. So, ayun lang yung maipapakita kong for sale. Paunahan na lang din. Please, pa-message sa page dun sa mga interested, ha? Gusto ko lang din mag-thank you dun sa walang sawang sumusuporta sa ating mixture. Ayan, mga mag-message lang kayo sa page. Yung mga mag-accommodate. Gusto ko lang din i-share
yung bago kong nilagay dun sa aking wall. Ayan. Walang iba kundi si Bromeliad. Nagaganda, medyo nagaganda na ako kay Bromeliad. Umukay siya dun. Ina-ice-ice ko yung ditong part para hindi naman siya pag-alis namin ni Dave Hiss. Bare. Gusto ko pa rin is medyo may ayos pa rin siya. At nakita ko, mas maganda talaga sa kanya. Mas maganda yung Bromeliad. Alam niyo na, hinanapan ko kasi ng paraan na hindi mahihirapan din yung mga mag-aalaga ng halaman. Kahit hindi siya masyadong madiligan, hindi ako mag-aalala. Kasi nga si Bromeliad is napaka-behaved na halaman din. Marami may alam niyan. Ayan, yung Bromeliad na yan. Tsaka ito, nilagay ko. Ayan. O, diba? Ganda lang nila. Oo. Cute na cute lang ako kay Bromeliad. Kasi nga, eto mga fern natin. Ayun, doon yung nangyari kay fern. Kasi iniihian ng pusa. Kapag yung umaga yung mga pusa nakatambay. Ayan, iniihian nila yun. Diba, nakakainis. Kaya wala rin akong sawang mag-ayos ng mag-ayos. At eto yung update natin dito. Ito naman si Pink Princess. O, tingnan nyo. Ang ganda na niya. O, diba? Eto pink na pink tong palabas na to. Dalawang puno kasi yan. Kaya, ayan. Mas magagandahan niya na. Pero etong si strawberry shake, balak ko, baka putulan ko siya. Putulin ko yung medyo gitna. Para yung sumuloy niya is mas malaki. Kasi nga, ewan ko, hindi talaga lumalaki yung bagong suloy niya. Ang liit pa din, naiinis na ako. Pero ayan siya, ha? Ayan naman sila. O, diba? At eto ang ating mga tree fern. Ayan yung pinakamalaki natin dito. Hello. Hello kayo sa camera, mga bebe. Ito nga lang, oh, nanilaw. Yan. Kakaihi ng taga, nanilaw yung ano ko, yung espinoid. Pero carry lang naman yan. At ayan yung ating tree fern na malaking-malaki dito. Oh, di ba? Ayun na ulit siya. Ang laki na niya. Oh, yan. Sabi sa inyo, eh. Mabilis siya. Actually, napakabilis niya rin pala. Basta diligan mo lang. Umaga at gabi ang dilig ko dyan. Talagang aanuhan mo, aanuhan niyo ho. Talagang pagtitiisan niyo o talagang pagsisipagan niyo para sa igagaganda ng halaman niyo. Kasi itong isa, tingnan niyo naman. Oh, ayan. Pakita natin dito. Oh, diba? Sobrang lush naman niya dyan. Tapos may pasuloy pa na pasuloy. At sinabi ko kay Dave, bago kami umalis, kailangan malagyan namin yan ng dyan, support. Kasi habang bumibigat yung dahon niya, tumatabingi yung niya, yung katawan. So, ayan lang ang gagawin namin bago kami umalis. Para wala ako masyadong problema, di ba? At ayun yung isang yon. Ayun siya, ha? Tignan nyo dyan. Oo. Kaya dun sa may mga tripper, ano rin, adjust-adjust din kayo. Kayo rin mag-a-adjust para sa ikagaganda nila. Sipag lang talaga ngayon tag-init. 2 times ako nagdidilig katawan hanggang dun sa kanyang lupa. Tapos ito na yung mga update niyan dito. O, tingnan nyo. Lalaki na nila, no? Lalaki ng mga dahon niyan. O, diba? Lalo na ito si SP natin. Lumalaki na rin siya dyan. At ganyan pa rin naman. Ganda lang talaga ng style ng may tree fern. Ang lakas niya, maka forest vibe ng lugar. Tingnan nyo. Siya talagang kumanda dun sa area ko. Diba? Tapos ito naman ang ating monstera. Ganyan naman siya kalaki. Oh, ayun. May bago na ulim pasuloy. Tapos, ganito siya. Talagang babagsak yung dahon niya, ha? Kasi bumibigat. Bumibigat yung dating niya. Pero yan naman siya dyan. Diba? Tapos doon pinuno ko na din ang tree fern. Sana dumating na yung mag-aayos nung naiinis na rin ako. At ayan si Dan. Pakita ko nga pala kayo dito sa kabilang lane. To. Oh, pati itong natin, yung Australian fern ko. Ayun na siya, palabas na uli. Ayan. Kaso ang sa kanya is ayaw niya talaga ng masyadong tutok sa araw. Kaya yung araw dito is morning sun nandiyan. Naiinitan pa rin naman siya pero hindi naman grabe. Tapos ayan yung Peruvian natin. Na sobrang ganda na rin. Ito na yung mga bagong pasuloy niya. Ayan, mga nakataas. Bumagay siya dyan. O diba? Para wala naman akong masyadong dyan. Maganda pa rin yung itsura niya. O diba? Ayan. So ayan, sa lahat magkaka-interest, message kayo sa page, ha? Para
ano kayo ng admin natin. Pero yung mga schedule po ng pa-shipment, please in advance sabihin nyo kung kailan. Kasi yung admin natin, may mga trabaho din. Kaya, minsan pag-uwi lang sila, tsaka nila napapaship, or kaya bago sila umalis. Kaya mas maganda in advance sabihin nyo kung kailan. At the same time, huwag masyadong tanghali. Kasi sobrang init ngayon, kawawa yung mga halaman. Mas recommend namin is hapon na paggabi para rin sa inyo yon. Kasi kung umaga ho, eto ha, pag umaga kasi, ang nagiging problema is silalamog. Hindi niya ho agad yan papaship ng walang kasabay. Ha? Kahit po sabihin na natin na may tip sila or makisuyo tayo na mauna kayo, intindihin din natin yung sitwasyon nila na sayang din kasi minsan yung biyahe nila. Magkano na kasi ho yung gas ngayon? Siyempre yung pagod din nila papunta doon, di ba? Na iniintindi ko lahat 'yan, kaya hanggat maaari, sinasabi ko sa iba, ma'am, kung okay lang, hapon na lang na paggabi para safe yung halaman. Kasi kung umaga, mag-aantay talaga 'yan na maisasabay nila hanggang abuti na ng tanghali, hanggang mainita na yung halaman, malusaw. Sa amin po binabawi, sasabihin, ay, naging ganito yung halaman, naluto, ganyan. Siyempre, naluto sa init. Kahit hindi namin ganun siya pinaship, nangyayari talaga yon sa halaman. Kaya sana maintindihan nyo yung mga sitwasyon. Misa, wag natin ipilit yung gusto natin. Isipin din natin para dun yun sa binibili nyo. Kasi kung ano nga yung binili ninyo, kung gusto nyo ng maayos, mas gusto siyempre na mga nagbebenta na mas maayos nyo makuha yan. Kasi nga, hindi naman sa pagano guys, hindi ko naman nila lahat. In general naman yung sasabihin ko. Minsan yung expected nyo sobra-sobra. Mas maraming tao ang mas nage-expect ng sobra-sobra dun sa binibili nila. Kesa dun sa limit lang yung expectation nila. Minsan, kung sino yung limit yung expectation, magugulat siya na, ay, ang ganda-ganda pala. Minsan naman, yung sobrang expectation, ay, ganito lang pala. Diba? Kaya, ayan, sana magkaintindihan muna tayo, ha? Intindihin natin ang mga sitwasyon ng isa't isa, lalong-lalo na ang magdi-deliver. Kasi, sa kanya po nakasalalay ang ganda ng i-deliver ng halaman na binili nyo. Hindi sa amin. Kasi kung ano yung nakita nyo sa video, gusto ko ganun yung makuha. Kung pwede nga lang, pick upin nyo na lang para walang problema. Kung okay nga lang, disang ako lang magpapaship para wala rin problema. Kaso nga, syempre, iniintindi din natin yung iba na amang paship na lang, ganyan. Syempre, may mga causes ho yan, ha? Kaya ayan, nililinaw ko lang. Kaya sa inyong lahat, thank you, God bless, stay safe, at see you po sa ating next video.